Kumusta mga idol, King Chen TV is back. Sa ngayon ang pag-uusapan natin ay patungkol sa bagong 3-point shooter ng Los Angeles Lakers na si Wayne Ellington. Pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, subscribe mo na yan para mas maging updated ka sa mga susunod pa nating videos. Tara't samahan nyo at i-breakdown natin kung paano nga ba magiging epektibo itong si Wayne Ellington pagdating sa 3 points. Dito sa unang clip na ipapakita ko sa inyo mga idol, si Bay ang may hawak ng bola. Bali sa play na to, gagamit ang Detroit Pistons ng double screen para makagawa ng opensa. Kung mapapansin nyo, ready to go na si Ellington. Ibig sabihin, siya yung bibigyan dito ng play. So ayan, kung makikita nyo mga idol, nakaabang na rin dito yung magbibigay ng screen. Ang mangyayari kasi dito, gagamit si Ellington ng clear cut papunta sa right wing. Tignan nyo maigi, dahil sa sinet na screen kanina, late na yung defender ni Wayne Ellington, kaya naman ipinasin na kaagad ni Bay yung bola sa kanya. Bali susubukan pa sana rito ni Hachimura na pigilan si Ellington, pero huli na ang lahat. Grabe tong si Wayne Ellington mga idol, legit na quick release talaga kung bumitaw, tapos sa malupit pa dito, catch and shoot yung ginawa nilang play. Dito sa susunod na video na ipapakita ko sa inyo, simple lang ulit yung gagawin nila. Magsiset ng double screen tapos pupunta si Wayne Ellington sa shooting spot niya, tapos ayun, bibitaw na naman na isang 3-point shot. By the way mga kasolid, last season nga pala si Wayne Ellington ay nag-average siya catch and shoot ng 38%. Para sa akin hindi na yan masama. Ang hirap kaya tumira sa 3 tapos catch and shoot pa. Katulad na nga lang ito, Wayne Ellington 4-3, kaboom! Mga idol, bukod sa catch and shoot, mausay rin si Wayne Ellington sa paggamit ng pull-up 3. Para pala sa mga di pa nakakalam, mas epektibo kasi si Wayne Ellington sa pagtira ng pull-up 3-pointer. Sa katunayan nga niya, nag-average siya last season dito sa Detroit ng 49.5% pagdating sa pagtira ng pull-up 3. Para sa akin, napakasolid na niyan mga idol. Nakakasigurado ako na magiging problema talaga ng mga kalaban ng Los Angeles Lakers itong si Wayne Ellington. Sana lang hindi magbago o mawala yung shooting niya. Sa play na to, si Wayne Ellington na may hawak ng bola. Tapos kung makikita nyo, magsiset naman ng ball screen si Blake Griffin. Dahil sa screen na yun mga idol, nagsit yung mga defenders nila. Sa ngayon si John Collins na yung magiging defender ni Ellington. Tignan nyo maigi, umakma si Wayne Ellington dito na atake siya sa loob ng basket. At dahil dyan, nakakuha nyo yung attention ng defense ni John Collins. Pero hindi, kagamit lang siya rito ng hard dribble para sumakto yung bola sa shooting pocket niya. At pagkatapos ng mga idol, bigla na lang bumitaw si Ellington ng isang 3-point shot. Sa tingin ko mga kasolid, good defense naman to para kay John Collins. Kaso nga lang mas better yung offense na ipinakita ni Wayne Ellington. Last season, nag-average si Wayne Ellington sa Detroit ng 42.2% beyond the arc at kasama siya sa top 23-point leader ng NBA. Kaya naman great pickup talaga to para sa league show. Pero kung kayo tatanungin mga kasolid, ano sa tingin nyo, sa Wayne Ellington na kaya ang maging bagong sniper ng Los Angeles Lakers para sa susunod na season? Magkomento lang dyan sa may comment section at babasahin natin yan. By the way, bago ko nga pala tuloy ang tapusin yung video na to, nais ko lang i-shoutout yung mga sumusunod. Shoutout sa yung idol Randy Murao, Leila Fernandez, Mark Policarpio, Jerry Johnsai, Cyrus and Revin Vlog, Mark Carlo Magtoto, Angelica Cervantes, Charwin Condat, John's Principe, Arce Jan Kula, Carl Aleman, Kaloy TV, at saka belated happy birthday kay Idol Christopher Bartolen. Maraming salamat sa suporta nyo mga kasolid. It's your boy King Jan. I'm out.